Hello guys, good afternoon. Ngayon ko lang po magagawa itong video tutorial ng pag-ayos ng carburetor na nagwa-wild ng 2015. Ito pong video ito is para lamang talaga sa Vega kasi yun yung malimit na sakit ng Vega, alam ko eh. Pero kung sa palagay nyo makakatulong sa motorcycle nyo, kung anumang unit ng motorcycle nyo, try nyo na rin, baka po mag-effective. Hindi po talaga ako mekaniko, base lang to sa kung paano ko pagalingin yung sakit ng motor. Kaya let's watch. Tatanggalin ko na po yung flairings. Pasensya na po kayo sa video, sa motor ko ha, medyo madami pa kasi galing lang sa outing ang kagabi from Bocana Resorts Ternate. Kasi sila po kasi hapon ko na nagawa yung tutorial na sinasabi ko sa inyo, pero sana may matutunan po kahit kanya yung itsura ng motor ko. Ayun na po, at hindi ko na nga po patatagalin, tanggal na bearings. Hindi ko na po pahabain itong video na to kasi mas maganda ko kapag maikli lang, mas nagiging interested yung nanonood, saka hindi nakaka-boring. Ito po yung carburetor. Bali ang tatanggalin lang po natin dyan kapag nagahang, itong dalawang tornilyo na to, ito saka yung nasa kabila, yan dalawa, tanggalin ka pa. Presensya na po, walang tagahawak ng camera, para lang po kasi makatulong to. Ito po, bulungatin ko na. Ito po ang itsura niya kapag natanggal niya na. Ayan. Ito po kasing guhit na to, may guide dito. Ito po, ito yung guide niya. Tuturo ko sa inyo. Kailangan nakatapat siya. Diyan. Sa guide na yan, pababa dyan. Ayan, pababa na yan yung guide na yan. Yung guhit na yan, may guide. Ito po ha. Pakita ko po sa inyo. Pupush nyo lang po pataas. Ayan, tapos lalabas nyo siya dyan sa guide. Ayan. Ayan po, tanggal na. Ito po kasing spring na to, ito yung nagtutulak sa throttle na to. Yung iba piston ang tawag dito, para bumalik, para maglaro. Ganun. Ang trabaho po talaga nitong piston na to, pero ang pinakatawag talaga dito is throttle. Pwede ka ba piston? Hindi ko alam kung anong, pareho lang naman siguro. Trabaho po ito, mag up and down dito sa ano na to, sa housing na to. Magaganan. Pag hatakin mo kasi ito, yun, tataas ang minor ng magre-revolution yung makina mo, tapos pag ibabalik mo dapat pabalik siya. Yun ang nagiging problema po dito is ito. Yung hindi na siya naglalaro, ang higpit na niya. Ayan, lalo na yung iba naka 50 kph pa lang, nagahang na. Kaya ang ginawa ko po dito is ito, niliha ko na siya. Ayan, oh, yung mga may white na yan na makintab, niliha ko na po yan. Tapos dapat ang panliha nyo po yung pinong-pino, yung 1000 na liha. Ito lang po yung lilihahin nyo. Kaso dapat smooth po yung liha nyo ha. Tapos dapat pantay yung pagkakaliha nyo. Para kung magka-clearance man siya, hindi ganun kalaki. Ito pa ituturo kung paano ang procedure, kung paano lihahin para maging pantay. Ang pagliha po nito dapat pantay, paikot pa pag ano. Dapat balanse yung pagkakaliha nya. Para hindi siya magkaka-clearance. Yan po. Yan, dahil nga po niliha ko na siya noong nakaraan. Akala ko nga po hindi nagagana eh. Kasi yung akin ho is sira na rin naman siya. Ayaw na mag-function. Kaya ang ginawa ko, remedyohan ko na lang. Wala naman sa akin mawawala kung masira kasi sira naman eh. Kaya ang ginawa ko po, niliha ko na lang. Tapos 50-50 po yung kung gagana. Ayun, maganda naman po ang kinalabasan, gumagana naman po siya. Basta maganda lang po yung pagkakaliha. Ayan. Dahil naliha ko na siya, pinakita ko lang sa inyo para matutunan nyo. Is, ibabalik ko na po siya. Ganun lang siya kasimple. Tapos, yung iba nga pala po, ang nagiging problema kaya hindi na nagpa-function yung ano niya.
yung paglalaro niya ng pabalik, pagbaba, balik, taas, baba, taas, baba. Ang nagiging problema ito naman pong cord. Itong cable. Itong cable wire na nakakonek doon sa silinyador. Ito. Dapat malambot din yan. Yan o. Ayan po, naglalaro siya. Kasi kung madumi na po yan, kailangan nyo nang linisin. Tatanggalin nyo po dito. Yan, may mga tatanggalin dyan. Huwag ko kayo matakot magbaklas. Madali naman magbalik nyan. Tanggalin mo yung tornilyo na yan. Saka yun sa taas dito sa loob. Pagkatanggal, matatanggal na po yan. Pwede nyo nang lagyan ng langis. Pababa dito sa cord na to. Ayan. Yan lang po kasimple. Dahil po, yun nga, naituro ko na sa inyo. Sana makatulong. Ito po, ibabalik ko na. At dito naman po, ituturo ko sa inyo kung paano ibalik para at least may guiding kayo. Pero madali naman po ito. Basic lang ito. Ganito po. Papasok mo yung cord. Then, yung spring. Bababa niyo. Hanggang sa labas yung dulo. Paglabas yung dulo, isasabit niyo po siya dito. Yan. Para mas mabilis. Tapos hatakin nyo lang po yung alambre. Para bumalik siya doon sa dating position. Ayan, nakabalik na po siya. Ang trabaho po kasi ng spring para ibalik siya. Kasi pag hinahatak po siya, ganyan. Yan ako po yung silinyador. Yan, hihilahin niya ng silinyador. Yan po ang trabaho niya. Yan ang function talaga niya, throttle na yan. Makikita niyo po, binabata ko siya sa silinyador. Yan. Nire-revolution ko siya, ganyan ang trabaho niya. Ang trabaho ng spring is ibalik sa minor yung pagkakataas ng mga kaya ganyan. Pag isinindi niya doon yung pang ganyan kasi nangyayari niya niya ganyan. Nakaano po yan, nakasagad yan. Tapos pag binitaw niya pencil niya, ganyan ang mangyayari niya. Yan lang po at maraming salamat. Wait lang pala po, ituturo ko na din yung pagkakabit para at least may guide po kayo. Yan nga po, ang pagbabalik nito is ganun lang kasimple. Itatapat nyo lang po itong guhit na to dito sa guide na to. Kasi dapat pumasok siya yung guide. Dapat pumasok yung guide dito. Kasi hindi po siya papasok kung hindi siya matatapat. Ganito po. Sorry, nalimutan ko. Pwede nyo pala po siyang langisan para mas maganda yung function niya. Ayan, nilagyan ko po siya ng langis. Ayan. Mas kakalat ko po siya sa body ng throttle. Para magpa-function siya ng maayos. Para madulas. At yun nga po, naibalik ko na. Subukan ko ng paanda rin. Kabega natin na nagko-complain. Sabi niya, bakit ko daw nilalahat yung mekaniko? Wala naman akong sinabing nilalahat. Saka hindi naman po ito ginawa para manira ng mekaniko. Ginawa ko po ito para makatulong sa mga kabega natin. Kasi sayang din po kasi yung gagastasin. Pero yung mapipera, pwede niyo na rin po ipagawa. Pero doon sa mga gusto makatipid, mag-DIY na lang po kayo. Wala naman pong mawawala. Natuto po kayo. Ayan po. Ang itsura. Then, hindi ko na po pahabain. Salamat.